guys, good day. Welcome to Prissy's Fauna and Flora Adventure. Ang pag-uusapan na naman natin ngayon ay tungkol sa how to compute Sari-Sari store income to get net profit sa Sari-Sari store. Ito ay mas favorable kung bago pa ang iyong tindahan. Katulad nung last ko na video tungkol sa simple bookkeeping. Dapat na makita mo yun na video ko dahil yun ang first step para tayo makagawa ng income statement sa Sari-Sari store. Dahil importante yun, dahil doon natin kukunin ang mga data na ilalagay natin dito sa income statement. So, pasok dito yung mga Sari-Sari store na related na para makagawa ng income statement. So, ang gagawin, pwede quarterly from January 1 to April 31. Halimbawa, ang gagawin sa income statement dahil sa tindahan natin, napakarami ba naman ng mga paninda, mga stocks, sari-sari na at hindi na natin ma-identify o malaman kung magkano ba talaga ang naging net profit natin. So, kailangan talaga itong income statement or to complete is the financial statement, but dahan-dahanin lang natin sisimulan natin sa income statement ng Sari-Sari store. So dito makikita niyo na mayroon ditong guide ang paggawa ng income statement. So, ito, Sari-Sari store income statement. So, sa first na line, itong cash sales. Ang from January 1 na sales mo, yung lahat ng sales mo from January to April 31, 2023, dahil propose lang ito na income statement, for example lang ba. So, itong cash sales mo dito, ito yung daily sales mo from January, February, March to April. Dahil apat na buwan yung isang quarter. So, yan. So, ganito ang guide mo. So, ganito mo paggawa nito. So, ang total cash sales sa apat na buwan ay ilalagay dito sa right side. Hindi na lang ako maglalagay ng figure kasi more complicated naman. Pero, titingnan natin. So, dyan mo ilalagay ang lahat ng cash sales. Hindi kasama yung utang ha, kasi hindi naman yung utang ilalagay dyan. Ang lahat ng data dito sa gagawin na income statement ay kinukuha doon sa first video ko. Halimbawa, yung paggawa ng cash book. Dahil doon lahat kukunin, maliban na lang nitong mga inventory, stock inventory.
dahil itong cash sales, ang lahat ng mga in. So, dito mo muna ang cash sales muna ilagay dyan. Ang other income dito na sa bandang baba. So, dito, sa beginning stock inventory, kung halimbawa, bago pa, ka palang nagbukas na tindahan, at yung first na purchases mo or first na kumprada mo, ang first day or yung halimbawa, first na pagkumpra mo sa tinda mo, yung mga purchases nun, yun ang ilagay mo dito sa beginning stock inventory. Kasi yun ang simula ng pagkumpra mo. Huwag mong isali yung mga expenses sa purchases. Yan lang talagang nabibenta. Yung sa first resibo mo, voucher mo doon, kapag pamili mo na sa SM kaya, o tsaka yung mga halimbawa, yun rin sa market, lalagyan mo rin yung mga price, bumili ka ng onion, pambenta, yung mga garlic, mga spices, isama mo na rin, isama mo na lahat dito. Yung first, komprada mo lang. So, sa pagsisimula mo, makagawa ka nitong income statement, dapat yung cash book mo, doon mo kukunin ang lahat ng mga in or cash sales. Bumili ka ng ledger kung wala kang journals, yung bang doon ang mga entry, apat na buwan ba naman na cash sales. Limbawa, yung cash receipt book mo na yung matatawag kapag na i-distribute mo na lahat ng cash in mo doon sa ledger. Kasi isa-isahin mo yun doon, daily sales mo, i-enter mo doon, i-entry mo doon sa cash receipt book mo na halimbawa, kung journal yan, 28 columns, much better. 28 columns na journal. Tapos, doon, ilagay mo doon yung lahat ng mga in sa cash receipt book at lahat ng mga out sa cash disbursement book. So, i-spread mo doon ang lahat, lalagyan mo ng mga column. Kasi may mga, I mean, yung mga identification sa column kasi may mga column na yon. At kung halimbawa, meron kang mga computer, desktop, pwede sa Excel mo na rin yun ilagay kung gusto mo. Sa spreadsheet niya para mas easier. Kung marunong ka sa Excel, kasi madali lang din doon i-total. Pero kung manual, pwede na sa journal or sa ledger mo na lang ilagay ang daily sales mo. Kasi total, i-total mo pa yan eh. I-sum up mo pa yan lahat ng ka-sales mo sa apat na buwan na yan. So, kailangan talaga mayroon kang entry ng daily sales. Para mailagay mo dito sa part na ito. Tapos, yung sinabi ko nga, beginning inventory. So, yan ang gagawin mo kung halimbawa, matagal ka ng tindahan at gusto mong magkagawa ka ng income statement. Pwede rin naman, pero gagawa ka ng beginning inventory mo. Halimbawa, kung gusto mo na makompute yung Sari-Sari store mo at ikaw ay continuing Sari-Sari store, I mean matagal ka nang may negosyo tapos hindi mo lang nabigyan ng time na makagawa ng income statement, so
ang first step mo na gagawin ay mag-stock inventory ka sa iyong mga paninda. So, ganito ang format ng stock inventory. Ano ka ng yellow pad. Lalagyan mo yan ng quantity. Dito, Wanda. Halimbawa, ang mga column niya ay quantity, unit, items, tapos dito retail, tapos unit price, tapos total unit price ng yung last na column. So, ilang column ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong sa retail, ito yung sa pagbenta mo sa tindahan mo, pero hindi yan ang i-compute or gagamitin, parang guide mo lang yan, yan ang price mo. So, yun ang quantity, kung halimbawa, ilang kilo ba yan na bigas, 20 kilos ba yung kilos, yun yung unit. Tapos yung items, yun yung rice. Tapos yung unit price, ito talaga ang kailangan sa stock inventory. Yung pagbili mo doon sa mall or doon talaga sa kung saan ka bumili, yun ang presyo na gagamitin mo. Hindi yung retail or yung sa tindahan na price mo. Yung sa sarili mong tindahan na naglagay ka na ng price. Hindi yun pwede sa stock inventory. Yung sa resibo mo, dapat i-collect mo yung mga resibo mo sa pag-purchase, tapos doon mo titingnan ang mga kanya-kanya niyang price or unit price. Yun ang gagawin mo. Tapos i-times mo, halimbawa itong quantity, i-times mo sa unit price para lalabas ang unit total price. Yan, tapos yung unit total price na yan, kung ilang mga stocks pa kaya ang makita doon sa tindahan mo, yun, i-add in mo na dito lahat or doon sa Excel na spreadsheet sa computer, much better na maggawa ka ng ganitong column. Doon mo i-type para ma-identify. So, lahat ng mga stocks mo doon, including na yung na-damage or na-biak, ilagay mo rin dito sa last page ng iyong stock inventory. Mga ilang pages kaya? Mga 10 pages kung mas marami kang mga stocks. So, kapag na-total mo na yung total unit price niya, ang pinaka-last grand total niya, ay dito mo ilagay sa beginning inventory. Diyan, yung first mo pa. Tapos, dadaan na naman ang mga buwan at magiging quarterly na siya. So, from the start na ikaw ay nag-conduct ng beginning stock inventory, yung purchases mo naman, yung mga kumprada mo, mga resibo mo, lahat ng pagkumpra mo, i-file mo yon, yung sa sinasabi kong voucher, doon sa first video ko, kung pwede, kung maaari, mag-view ka doon, titingnan mo doon, kung first step, at mas maganda kung mag-subscribe ka or mag-like or mag-comment para na ma-update naman ako sa ano ang mga gusto nyo. So, yan. Itong beginning stock inventory, kung bago ka pa lang na nagtinda at mayroon pa yung purchases mo na first beginning na kumprada mo talaga, yung first day na kumprada mo, yun yung magiging beginning stock inventory mo. Kung continuing ka naman, mag-inventory ka na ng stocks mo, tapos mag-count ka ng ilang
buwan para sa quarterly. Pag dumating na yon, o di pwede ka na makagawa ng income statement. Pero dapat meron kang cash book. Yung first step na sinasabi ko, yun ang gagawin mo ng first video ko. Dapat meron kang cash book. So, sa purchases naman, ang lahat ng purchases mo dito mo ilalagay sa purchases. Lahat ng purchases mo. So, dapat ilagay mo yan doon sa ledger dahil detalyado yan. I-specify mo yan doon lahat para makompute mo ang 4 na buwan. Lahat ng purchases. Yung mabenta lang, hindi kasali yung mga store equipment, yung nabili mong kiluhan, or nakabili ka ng mga gamit, hindi yan kasali sa purchases dahil hindi yan nabibenta. Yung nabibenta mo lang. Tapos ilagay mo rin dito yung freight and handling kasi part ng purchases yan eh. Yung mga labor, ganun. Yung, halimbawa, may nagbuhat ng yung mga paninda, eh, yun ang ilagay mo dyan din lah. So, 4 na buwan ba naman, dadami din yun ng freight and handling. So, ilagay mo rin dyan. Tapos, i-total mo na yan lahat dyan sa total purchases. Pag na-total mo na yan, ibawas mo na dito sa ending inventory. Less ending inventory. So, mag-ending inventory. So, stock inventory ka na naman sa April 31 halimbawa. Mag-inventory na ka na naman sa lahat mong mga paninda. Yung unit price lang ha, yung gagamitin mo, hindi yung price ng iyong tindahan. Ang magiging ending inventory mo. So, yeah, lahat yun. Ganito rin ang gagawin, stock inventory, lahat. Yun, para makagawa ka ng ending inventory. Reminder nga pala sa yung bagong bukas na tindahan na mayroon pa siyang first day resibo as beginning inventory niya, hindi na yun isasali sa purchases na yung dito. Hindi mo na yun isasali yung magiging beginning inventory mo. Kasi purchases din naman yun, pero magiging inventory mo na yun. Tapos, yung purchases sa second day up to first quarter mo na, no, yun lang ang ilalagay mo dyan. So, pag mayroon ka ng total purchases, dahil itotal mo na yun dyan, ibawas na dito sa ending inventory. So, sa April 31, may inventory ka na. So, mayroon ka ng identified na ending inventory, i-minus mo na. Ang total purchases, i-minus mo na or i-less mo na sa ending inventory at makakaroon ka na ng cost of sales. Dito, ang result ng purchases, total purchases, less ending inventory ay magiging cost of sales. So, mayroon ka ng cost of sales. So, ang cash sales mo, i-minus mo naman sa cost of sales para makagawa ka ng gross profit. Yung cash sales mo ba? Yung dito, cash sales. I-less mo dito sa cost of sales. Dito. Saan ba galing yung cost of sales? Dito sa total purchases minus ending inventory equals cost of sales. Tapos, may cost of sales ka na, cash sales minus cost of sales, mayroon kang gross profit. Yung cash sales minus cost of sales equals gross profit. Tapos kung mayroon ka ng gross profit at may other income ka naman yung sa mga sako kaya ng mga empty, marami na yung sa bigas mo or sa other income mo. Kung mayroon, i-add mo dito sa gross profit. Tapos total mo na naman para makagawa ka ng total gross profit.
Ganun lang kung ano ang other income mo, i-add mo na dito. So, ayun. Total gross profit. Tapos, i-list na sa operating expenses. Sa mga gasto mo sa iyong tindahan. Ano ba yung mga gasto mo? Yung mga snacks, yung mga transportation, yung mga administrative, yung ano ba, bumili ka ng bullpen, mga journal, or ano ba, mga papel, office supplies. Pwede mo na rin yun ilagay dito. Tapos yung mga miscellaneous, halimbawa yung mga cellophane na pambalot, or basta, pwede mo na yung ipasok diyan. Tapos yung mga na-damage, ilagyan mo ng value, kung ilan ba yung na-damage, tapos ilagay mo dito. Pero ito, hindi ito pang isang araw lang ha, na mga gasto. Apat na buwan ito, kaya dapat nakapile ang mga voucher resibo doon. Kaya para makompute mo ang apat na buwan na representation expenses. Naka-spread out din yan doon sa cash disbursement journal mo, itong mga operating expenses na to. So, doon mo lalagay. Kung hindi mo pa alam yung mga ganyan, pwede i-comment mo sa video ko para pwede magagawa ko ng specific na kung paano pag-spread out doon sa ledger galing sa cashbook. So, kung mayroon ng total expenses, ang total gross profit, ilist mo sa total expenses, mayroon ka ng net profit o yung ginansya or net na profit nga. So, ganyan ang paggawa ng income statement. So, hanggang dito lang muna guys dahil naantok na ako. Hanggang sa susunod, magawa tayo ng financial statement. Dahil itong income statement ay isa na rin siyang part ng financial statement. Dahil tatlo ang pages ng financial statement. Ang income statement, ang cash flow, at ang balance sheet. Dapat sa cash flow, mag-coincide doon sa cash book mo yung magiging cash on hand. Sa balance doon sa cash book mo, dapat may cash book talaga. Di pwedeng wala. So, hanggang dito lang muna guys. Paki-comment na lang kung ano ba ang gusto niyo, kung naliwanagan ba kayo, o kung ano po bang gusto niyo pang isuggest. So, hanggang dito lang muna. Paki-subscribe naman. Salamat.